So, sino po yung hindi pa member dito? Hindi pa member? Okay. So, ang goal po natin ngayon, pag natapos ko magsalita, hindi kayo magbabayad. Hindi kayo maglalabas ng pera kahit 5, ha? Kung dumating kayo mahirap, tangin na pag-uwi nyo, dapat mahirap pa rin kayo. Ha? Yun yung goal natin, na hindi mababago ang buhay nyo. Kung 30 years na kayo naghihirap, 35 years, 40 years, tangin na gawin nating 90 years yan. Nasanay ka na eh, pinaghirapan mo na yung makasurvive na maging mahirap, di ba? Hindi biro yung magtiis, eh kinayanan mo na eh, itodo na natin. Di ba? Pinanganak kang mahirap, nabuhay kang mahirap, siguraduhin nating mamamatay ka rin ng mahirap. Okay? Lahat ng sasabihin ko, no? Pagka walang ilalabas na pera, yun yung gagawin nyo. Pag may ilalabas na pera, tapos may chance ang yumaman, wag na wag nyong susundin yun. Ha? Nandito ako para tuloy na baguhin yung mga nauna sa inyo. Hindi na kayo kasama ron. Nakita nyo itong mga, ano bang kulay itong suot ninyo? Magenta, yan. Mga miyembro kayo. O, nakikulay lang kayo today. So, member. So, medyo kumikita na kayo, kaya may pambili na kayo ng magenta. Ha? Medyo umasenso na ng konti yung buhay nyo. Okay. May pambili na kayo ng magenta. Yung suot ko, anong kulay ito? Parang sabi nila kanina, sir, aligned. Hindi kami nag-usap, ha? Hindi ko alam na may ganitong kulay. Pagbaba na kulay, sabi, anong meron? Okay? So, basta ako, kung anong nilagay ni Madam sa bed, yun yung susuot ko. Okay? Hindi na ako kumukontra. Kaya sabi ko, tangin na ano to. Okay na, nandyan na yan eh. Suot mo na. Bahala na si Batman. So, ano alam nyo ano to? Wala. Pag mayaman, may sobrang tela, tangin na. Kayo, di ba? Pag wala kang pera, di ba? Wala kang ganito, di ba? Wala ka nang pera eh. Ganito ba? Mayroon ba ganito sa SM? Wala. Kahit sa ukay-ukay, wala nito. Di ba? Tawag nga ito, custom made. Di ba? Parang kasi meron design na nakita si Madam or meron gusto gawin si Taylor. Kasi pagka nag-order kami ng ganitong suit, 10-10. Okay? So, 10-10. Pwede yung same design, iba-iba kulay. Or surprise me, magdala ka ng 10, blue lahat, pero iba-iba kulay. Ay, may iba-iba design. Okay? So, when you go to our house, minimum ha, 100 yung ganito ko. Oo. Amen? Hindi. Sa kanya, 1,000 yun. Baka 10,000 yun. Hindi umuulit yun eh. Ako kahit papano, umuulit ako. Hindi nyo lang nahalata kasi marami. Oo. Yun. So anyway, you know, seriously speaking, if you're here today, then that means, kung nandito kayo ngayon, ibig sabihin may kulang sa buhay nyo. No? Siguro, hulaan ko lang, pera siguro, pera. may asawa naman kayo, may anak naman kayo, di ba? Oh, di ba? So may trabaho naman kayo, mababa lang ang sahod, di ba? Oh. So if you're here, that means something missing in your life. And that's what iPhone can fill. Kaya namin punuan. No? Kasi sa labas, ang mga tao, empleyado. Pag empleyado ka, nagpapayaman ka ng amo. Okay? Nagpapayaman ka ng boss. No, kahit na even when I talk to government employees, sir, career employee po ako, ang yumayaman si mayor, si vice mayor, si konsehal, di ba? Barangay captain, yan lang. Sir, empleyado lang kami dito. Kung magkano yung sahod namin for the past 30 years, di ba? You reach certain rank, tataas ng konti. So, you're an employee and then you get what the employees get, no? Which is a salary. Okay? Alam niyo yung minimum wage? Di ba? Sinong gumawa ng minimum wage? Hindi. Negosyante ang gumawa ng minimum wage. No? Isinubo nila sa gobyerno at ginawang batas ni gobyerno. Bakit merong minimum wage? Bakit merong minimum wage? Para may angat yung antas ng kabuhayan? Hindi. Para mapanatili yung kita ng mga negosyante. Kasi kung hindi, ito yung gusto kong sahod. Iba industriya natin, ito sahod ko dapat. Pag hindi mo bibigay itong sahod, ayaw ko na. Ah, hindi. May minimum wage. Sumusunod lang kami sa batas. Pero yung batas ang nagpapasa mga negosyante. Kasi para mapanatili nila, ito yung negosyo ko, ito yung bentahan, ito yung kita, ito lang yung sahod.
para yung kita mataas. Kasi kung walang minimum wage, kunyari, hospital, di ba? Merong sahod na gusto yung mga doktor. Pag hindi mo bibigay itong sahod na ito, lipat na ako dito sa kabila. Tapos yung mga nurse, di ba? Ay, ang baba mo magpasahod, lipat na kami dito. Pero since may minimum wage, magkasangga tayo. Gobyerno, yung 10 hospital, magkasangga sila kasi pare-pareho sahod eh. Wala kalilipatan. Di ba? Kunyari, 10 yung factory ng Lucky Me. Iba-ibang brand. Tama? O 10 yung factory nitong upuan. Di ba? Nag-welga tong isang grupo. Ayaw na namin, lipat kami dito. Di ba? Siyempre siya, kailangan niya yung mga empleyado. Tataasan niya yung sweldo para lumipat sa kanya. Dahil may minimum wage, walang kailangan magtaas. Tanginahayaan natin sila maghirap kasi merong batas. Sinusundan namin yung batas, kaya yung batas, mababa lahat ang sahod. Walang maglilipat. Walang magwewelga. Happy sila lahat kasi hindi sila happy. Tanggap nila kasi yun yung batas. So, naintindihan nyo, sino gumawa ng batas? Gobyerno o negosyante? Ayun. So, tumatalino na kayo ngayon. Ha? Nag-gets nyo na. Ito next, 'di ba? Sinong kumukuha ng mga teacher? Sino nagbibigay ng lesson plan? Sino pumipili kung anong libro ang ituturo sa eskwelahan sa Pilipinas? Sinong pumipili ano yung pwedeng ituro, ano yung bawal ituro? Ha? Ay, matalino na negosyante. Tungo na dati sabi principal, teacher, DepEd. Negosyante pa rin. Kasi negosyante ang nagsusupply ng lahat ng libro sa DepEd. Ballpen, lapis. Kala nyo, ballpen, lapis lang. Tangina, pati lesson plan. Supplier ng susupply. Ha? Gobyerno, negosyante pa rin ang nagsusupply. Kaya, negosyante ang nag-aayos kung ano yung ituturo. So, bakit hindi tinuturo sa eskwelahan kung paano magpayaman? Natatawa si sir. Bakit sa ibang bansa tinuturo kung paano magpayaman? Ba't sa Pilipinas hindi? Okay? Bakit yung even master's degree sa Pilipinas, master's degree kung paano maging mabuting empleyado? Okay? Because the business people control the Department of Education. Because the government people control everything in government. Wala namang tumatakbo sa gobyerno kung hindi dahil sa negosyante. Magkakaroon ba ng, di ba? Korap yan! Tumatanggap ng lagay. Sino ba nagbibigay ng lagay? Di negosyante. Okay? At the end of the day, ang nagpapaikot ng mundo, hindi pag-ibig. Di ba? Sabi, love makes the world go round. Tangina, money makes the world go round. Kung walang pera, walang tumatakbo sa buong mundo. Sige, subukan mo nga mag-date na walang pera. Meron, sir, meron. Nag-date kami sa Tabing Ilog. Nag-date kami sa Breakwater, sa Manila Bay. Sige nga, paano ka nakapunta Manila Bay? Nag-jeep, naglakad ka talaga? Galing dito? Sige nga, saan kayo galing? Saan ka naglakad? Ha? Saan ka nag-umpisa maglakad? Sige, kwento mo yung date mo kaya ka nabuntis. In Panta, Quezon, naglakad hanggang Manila Bay. Sige. Ikaw na. Hindi ako naniniwala. Paano? Di sana mapayat ka na kung naglakad ka in Panta hanggang doon. Ang ina. Pagka mas maniwala pa ako pag itong wheelchair, di ba? Pagulungin na natin, di ba? Sana ako magtulak ng wheelchair, ha? Kasi yung mother ko, she was born with a birth defect, no? Parang may pilay. Ganun siya maglakad. Tapos when she was a college student, no, yung mayaman yung lolo ko, billionaire lolo ko, nagpadala siya ng doktor galing Amerika para operahan yung nanay ko. So na diretso na yung lakad ng nanay ko. But she fell down the stairs in FEU. She was studying to become a doctor. So nabali ulit. No? So all through my life, no, yung pinanganak pa lang ako, my mother always walks with a limp. No? Handicap siya. So ang dream niya to become a doctor, but since she had that second accident, hindi na niya napagpatuloy. So yung sister ko na lang yung nagdoktor. No? Ako nagpa-araw sa sister ko. So I'm used to, kasi every country that we go to, ako yung nagtutulak ng wheelchair na. I mean, she can walk. Pero siyempre pag nagtutur ko, malayang lakaran eh.
Diba? So from the bus, tourist bus, tulak ko siya hanggang kung saan. Tapos ayan, pag picture taking na, bababa na siya sa wheelchair. No? Pagka yung mga malalapit, kaya-kaya niya lakarin. Pero yung mga malalayo, kaya sanay ako magtulak, mga up and down, ganun. Kaya ako magtulak, ganun. Kahit yung hagdan, kaya ako magtaas-baba ng wheelchair sa hagdan kahit mag-isa lang ako. So anyway, I know that life, no? And if somebody on two wheels can do the iFern business, what's your excuse? Tama? What's your excuse? Okay? Okay? So kung mahirap ka, no, pero kumpleto yung katawan mo, nakapunta ka dito, or pinakamasakit, pinakamasaklap, miyembro ka na ng iFern, tapos hindi mo to ginagawa, hindi mo binubuhos yung oras para gawin mo to, magsabi ka ng totoo sa mga anak mo. Mga anak. Diba? Kaya wala tayong handa this year, no? Kaya wala kayong aginaldo kasi tamad ang nanay at tatay mo. Kasi mas gusto namin yung comfort zone, 'di ba? Gusto namin yung sahod na 500. Tapos ngayon, Christmas, 'di ba? Medyo pending petix tayo ngayon December, 'di ba? Yung mga boss nasa abroad na, 'di ba? Tapos ubusin natin yung lahat ng vacation leave, sick leave, 'di ba? Kasi next year hindi na carry over ano namin nagbabakasyon and so what? And then what? Wala. Yung mga gastos din naman tumitigil. Nagbakasyon ka, 'di ba? Nakuha mo yung sahod mo, libre oras mo. Pwede kang magbenta ng iFern products. Pwede kang kumausap ng mga tao, 'di ba? Pero Christmas tambay na lang muna tayo. Makipagkwentuhan tayo ng 10 days. Tama? Kasi nakabakasyon ka may sahod ka kahit di ka pumasok Pero yung oras din na natin nababalik yun. Nagbakasyon ka ng 10 araw, nakuha mo sahod mo, yes. Pero yung 10 araw na yun, pwede ka na magpalaki ng negosyo nun. Diba? Alam mo, itong December, ito yung panahon na pinakamaraming tao sa Pilipinas. Tama? Kasi lahat ng mga nasa ibang bansa nag-uuwian para sa Christmas Ito na yung time para makausap mo sila. Ito rin yung time na pinakamaraming pera sa Pilipinas. Kasi bumabaksak yung US dollar sa dami ng padala galing sa ibang bansa. No? Bakit di umasenso yung Pinoy? Kasi ang Pinoy, puro kasiyahan yung pinagpaplanuhan. Saan tayo mag-Christmas? Ano yahanda natin? Kanino tayo mangungutang? Diba? Kanino tayo manghihiram? Tama? Kanino tayo makiki-Christmas? Wala na nga pera. Nag-iisip pa kung saan mag-excursion. No? Saan daw mag-beach? Diba? I can talk about that. Lolo at lola ko pinanganak sa China. Nanay tatay ko pinanganak sa Pilipinas. Ako pinanganak sa Pilipinas. Apat na anak ko pinanganak sa Pilipinas. You know, we carry Filipino passport, but we are Chinese descent. Ibig sabihin, yung dugo namin inchik. Kasi nanay tatay, inchik, lolo at lola, inchik rin. No? So ako 100% Chinese. My ex-wife and my 4 kids. No, yung ex-wife ko, inchik. So yung apat na anak ko, dugong inchik rin lahat. Okay, so definitely inchik yung dugo na dumadaloy sa katawan namin, pero ang passport namin Pilipino. So the teachings that we have come from Chinese. And right now the richest race in the world is Chinese. Okay? If you put together yung pera ng China, pera ng Taiwan, pera ng Hong Kong, wala nang bansa na kayang tumalo sa pera nitong tatlong bansa na to. And these three countries are all Chinese. Okay? Masyadong matalino yung inchik kasi pinaupa niya sa Britain, no, United Kingdom, yung Hong Kong, if I'm not mistaken, 100 years. No? Maybe anybody can check. No? Ang alam ko 100 years. It could be 200 years, but I know it's 100 years. So that time, tawa ng tawa yung mga Briton. Tanginan, tanga-tanga talaga ng mga inchik na to. Pinaupa ng 100 years yung buong bansa. Tanga lang. Parang magkano? $20 million lang yata. Ewan ko na kung magkano. Mga magagaling mag-Google, check nyo na lang. So, tawa sila ng tawang tanga-tanga daw ng mga inchik. Pinaupa ng 100 taon. So, after 100 years, yung isusole na, sabi ng mga Briton, putang inang talino ng mga inchik. Dinevelop natin yung buong Hong Kong. Tangina, gateway to China. Lahat ng negosyo sa China dumadaan sa Hong Kong. Sino nakapunta na sa Hong Kong? Okay? Ang ganda ng Hong Kong, di ba? May Hong Kong Disneyland. O, sipin mo, bumalik siya sa China, dati, isla lang siya, ngayon may Hong Kong Disneyland na. Tama? Lahat ng hotel, lahat ng taxes, lahat ng, may subway, lahat.
airport, lahat. Tangin na, sino gumawa? UK. Sino nang kainabang? China. Tapos, tapos yung last 10 years bago mag-turnover, walang katapusan na negosasyon, gusto i-extend ng UK na another 100 years daw. Sabi naman siya, tanga pala kami ha. Oh. Alam niyo yung pinagkaiba na inject sa Pinoy? Yung Chinese think 3 generations going forward. Anong mangyari sa anak ko? Anong mangyari sa apo ko? Ang inisip nung inject, anong Pinoy, saan tayo gigimik sa Friday? Tama? Oo. Anong handa mo sa birthday mo? Diba? Saan tayo, saan ka mag-blow out? When I first went to China on business, okay, I was 23 years old. That was 31 years ago. Ha? May mga iba dito, hindi pa kayo pinapanganak. 31 years ago, I went to China for business for the first time. I was 22 years old. Okay? 22, 23. Okay? And what did I see? Utang ina, 12 lanes yung kalye nila. The highway, kalye, 12 lanes. 6 dito, 6 sa kabila. Tapos kami, hatid sundo kami, government company yung katransaksyon namin. We're dealing with the government. Okay? So, ang sumusundo sa amin, empleyado ng gobyerno, no? Tapos yung mga kotse, gobyerno rin. Pagka tumingka sa kaliwa, bisikleta. Tumingka sa kanan, bisikleta pa rin. Halos lahat ng tao nakabisikleta. Pagka medyo asensado, motor, scooter. Pero yung kotse, kasi kami hatid sundo kami, konti lang yung kotse makikita mo. Pero 6 na lane sa kaliwa, 6 na lane sa kanan. Kasi alam ni China na darating ang araw, dadami yung kotse. Kaya yung, pag gumagawa sila ng kalye, hindi sila bumababa sa 12 lanes. 6x6. Samantalang sa Pilipinas, ilan lane? Yung S-Lex, N-Lex na natin, 3 lane lang. Ngayon, winidening, ginawang 4 lanes, 5 lanes, masikip pa rin. I remember, alam niyo yung Toyota? Toyota. Alam niyo yung Toyota? Toyota, yung basketball team. Di ba? Kotse, sigurado wala kayo eh. Di ba? Years ago, I don't know kung 70s, bata pa yun, di ba? Crispa Toyota. No? Bata pa ako, hindi pa ako mahilig sa basketball noon. Pero Crispa Toyota, tapos nag-martial law yata or whatever. Di ba? Yung Toyota, nagsara yung factory, umalis, yung team, wala na rin. After 20 years, bumalik. Nagbukas ulit yung Toyota sa Pilipinas ng factory. Parang yata ito ni Cory, di ko na sure. Bumalik ulit yung presidente ng Toyota na siyang may hawak ng Pilipinas dating. Hapon, bumalik. Sabi niya, grabe, 20 years ago, I left the Philippines. After 20 years, nothing has changed. Sabi niya, 20 years ago, nung ginawa daw yung S-Lex saka N-Lex, naunahan pa daw yung Japan. It was the biggest highway in Asia nung tinayo yung S-Lex and N-Lex. After 20 years, hindi daw nagbago yung S-Lex and N-Lex. Samantalang yung Japan, di ba, yung sa Tokyo, may second highway, may flyover, tapos sa taas ng flyover, may flyover ulit. Sa taas ng flyover, may flyover ulit. 3 level yung flyover ng mga kalye sa ibang bansa. Sa Pilipinas, wala. Flyover, yun. Di ba? Akyat baba lang, di ba? Pero the best yung dito sa C3 ba to, C5, yung U-turn na flyover. Alam yan? C3 ba yan? C5? Putang ina, alam nyo ba? World record din yan. The most expensive U-turn in the world. Gumawa sila ng tulay para sa U-turn. Iba. Iba ang Pilipinas talaga. Basta yung mga kagaguhan, number one tayo. Katangahan, number one. Kakitira ng utak, number one din. Walang pangarap sa kinabukasan, number one din. Alam niyo yung number one katangahan pag OFW seaman? Magpundar ng lupa, magpundar ng bahay. Yan yung number one katangahan. Lahat po, tangin na. Yun yung pangarap namin. Naging katangahan yun. Sige, I'll do the mathematics for you. Simple. Diba? OFW seaman ka 20, 30 years. Every month padala, bili lupa. After bili lupa, bili hollow block, bili bakal, bili semento. Bili yero, bili bubong. Tama? Bili bakuran, bili ng tiles. After 20, 30 years, natapos na yung bahay.
Yay, we're so proud. Nakapundar tayong bahay. Di retired na si OFW sa kasisiman. So next year, wala nang sahod, paano na? May bahay, walang pambayad kuryente. Tama? Walang pambayad ng tubig, walang pambiling bigas. Ano ending? Bed spacer. Diba? Bed spacer. Yung tatlong kwarto natin, kasi naman tayong buong pamilya sa isang kwarto, yung dalawang kwarto pa, bed spacer natin yan. Kada kwarto, 12 kama. Diba? Pagkakitaan natin yung mga kwarto. Apartment for rent, room for rent, bed for rent. So, yun yung sinasabi natin, no? Walang future kasi walang nagtuturo ng tama, no? Kasi lahat kontrolado ng negosyante. Tapos lahat, anak, magal ka mabuti para pag-graduate mo makahanap ka ng magandang utang. Ina, isa lang apelyido nyo lahat, no? Isa lang nanay, tatay nyo. So, nakahanap ka nga ng magandang trabaho, nakakuha ka ng sahod, di ba? Mamatay-matay kayo para mapag-aral mga anak nyo. Sino may-ari ng eskwelahan? Mga bilyonaryo. Tapos, pag-graduate ng mga anak nyo, maghanap sila ng trabaho, yung napasukan nila ng trabaho, ang may-ari, yun din, yung same bilyonaryo kung saan nag-aral yung mga anak nyo, siya rin yung may-ari. So, yung mga eskwelahan, kaya putangin ang tangata lang ang mga Pinoy. Sabi ng lolo ko, first generation Chinese sa Philippines. He came to the Philippines in 1928. He was 9 years old. Sabi ng nung tatay niya, punta kang Pilipinas kasi asensado yung Pilipinas. Pagka kumita ka na ng pera, magpadala ka ng pera dito sa China. Ngayon, yung mga OFW sa China na nagtatrabaho. Diba? Umasenso yung China, ang Pilipinas hindi. Anong sabi ng lolo ko? No, I don't know what age he was. He put up Converse Philippines. He put up Equitable Bank, no? Co-founder of Equitable Bank, co-founder of Converse Philippines. Equitable Bank went on to become Equitable PCI, went on to become BDO. Okay, so co-founder yung lolo ko doon. Ano sabi ng lolo ko? Famous words from my lolo. Kaya mayaman ang Inchik kasi tanga ang Pinoy. Di ba? First generation lolo ko eh, kayo. First generation rin kayo. Mga aita, tasaday pa lang, nandito na kayo eh. Ba't di kayo umasenso? Pang ilang generation na kayo rito? Sabi mo sa akin, sige, nanay, yung lolo at lola nyo galing Japan? Galing Espanya? Espanya Street? Aba, Espanya Avenue ba? Tama? If you tell me your 5 generation, 10 generation, di ba? Kung hindi ang ancestral nyo, hindi Spanish, hindi Japanese, hindi American. Oh, so that means Filipino kayo. Katubo. Ibig sabihin, 300 years ago, nandito na yung ano nyo, ninuno nyo. Tama? Oh, so bakit ang mga 1 generation pa lang, bilyonaryo? Nagkalat ngayon yung Korean restaurant, di ba? Only Samgyeopsal. Oh, sino may-ari ng mga restaurant? Koreano. Sino empleyado? Pinoy. Pagka ang Pinoy nag-OFW sa Korea, ano yung amo? Koreano rin. So, tayo, nag-export tayo ng empleyado sa Korea. Tama? Sila nag-export ng negosyante papunta sa Pilipinas. Nakita na kayo ng Korean grocery? Gano'ng karami yung Filipino grocery sa Korea? Meron siguro, pero hindi natin nabalitaan. Pero tayo, nakakita na tayo ng Korean grocery. Di ba? Nakakita na tayo ng Korean restaurant. Nakakain na kayo sa Korean restaurant. Ang mga Koreano, nakakain na kaya sila sa Filipino restaurant sa Korea? Feeling ko, wala eh. Baka Google nyo nga, Filipino restaurant in Korea. Tingnan nyo kung meron. Filipino dish in Korea, meron. Yung mga OFW, pag Sabado Linggo, nangluluto sila nung mga pagkain na namimiss nila. Tama? Samgyeopsal sinigang. Samgyeopsal adobo. Okay. So, walang patutunguhan ng Pilipinas. Kung yung pananaw ninyo, yung nalalaman nyo, sige, tuloy nyo lang yan. Wala kayong patutunguhan. Kung ang lolo't lola mo mahirap, empleyado sila. Nanay, tatay mo mahirap, empleyado sila. Kayo, mahirap, empleyado rin kayo. Tapos yung mga anak ninyo,
Yan din yung ituturo ninyo, yung pananaw ninyo, itutuloy nyo. Yung mga anak nyo, empleyado lang din. Yung mga apo nyo, empleyado lang din. I mean, sa sarili namin bahay, kitang-kita, di ba? Ilang henerasyon na, no, yung yaya ko, no, when I was 3 years old, yung yaya ko, kasi kapatid nung driver ng tatay ko. Okay? Kapatid nung driver ng tatay ko sa kumpanya niya, no, yung kapatid niya, naging yaya ko, 3 years old. So, yung yaya namin nandun hanggang so long. Kasi parang 10 years yung gap namin nung sister ko. Parang I think he stayed until graduate yata ng high school yung kapatid ko. So, he was there with us for more than 20 years. No? Tapos, yung panganay niyang anak, naging family driver ng mga anak ko. Yung panganay niyang babae na anak, naging mayordoma sa bahay namin. Tapos, nag-asawa, I mean, this happened before, no? Nag-asawa yung yaya ko sa king driver namin. Umalis na sila ng bahay namin. You know, they went to the province, no? Tapos hanggang yun nga, yung dalawang anak nila, yung panganay, pangalawa, naging empleyado namin. Di ba? Yung mga ibang kapatid niya, pinag-aral pa nga ng nanay ko eh. Noong nanganak yung ex-wife ko, panganay, bumalik ulit yung yaya ko para tulungan yung lola ko, para tulungan ako. So yung yaya ko, no? When I was 3 years old, naging yaya nung anak ko. First yaya nung anak ko, hanggang, pero a few days lang, tapos nakakuha na kami ng yaya. But he was always there to guide, no? Kasi siya yung trusted ni nanay ko eh. Okay, so, anong age gap namin nung anak ko? No? My son is right now 24 years old and I'm 54, 30 years. So parang, nakita mo yon yung gap, no? 30 years, bumalik ulit si yaya para dun sa anak ko. Okay? So, you know, it's a country of employees. Now it's a country of employees abroad. Okay? So, ano, henerasyon yung problema eh. Walang solution. Pagka hindi babaguhin yung pananaw, walang talagang solution. No? Henerasyon rin mahirap. Samantala yung mga banyaga na nagtayo ng negosyo dito, payaman ang payaman. So, sino yung mga Louis Vuitton Club dito? Louis Vuitton Club? Yan. So, the people are earning in Eifer, no? They get the Louis Vuitton products, Fendi, ganyan. When you go there, di ba ang kasabay nyo palagi, Koreano o Inchik? Tama? Tawag doon, Korean Pogo and Chinese Pogo. Yung mga nagtatrabaho sa online gaming. So, ang laki na sweldo nila kasi bawal yung online na sugal sa bansa nila eh. Kaya dito sila nagbubukas, tapos ang kliyente nila sa bansa nila. Koreano na nagsusugal, kasi illegal sa bansa nila eh. Kaya dito sila sa Pilipinas nagtayo ng call center. Yung nagsusugal sa Korea, tatawag sa telepono o nagkoconnect online, pero yung opisina nandito. Kasi dito hindi illegal. Yung China, ganun din. Kaya grabe, million yung kitaan nila. Yung mga empleyado nila, call center agent yung mga yon. Or online gaming operator, tingnan nyo, nakikipagsabayan sa inyo bumili ng LB. Kasi sobrang laki nung kita nila. Tapos yung mga boss, sila yung mga nakikita nyo sa Solaire, Okada, yung mga Ferrari, Lamborghini, no? Yung mga mamaling kotse, yung mga boss ng mga call center yon. Ganun level dito, yung mga boss ng call center. Honda, Mitsubishi Mirage, tama? Yung mga boss ng call center sa online gaming, kotse, Ferrari, Lamborghini, di ba? Pagka nag car club sila, taub tayong lahat. Tago na tayo. Ano lang tayo, chedeng sa Mini Cooper eh, di ba? Sila, kunyari, kung 10 Ferrari lang yung sa opisina nila, meron, di ba? 10 Lamborghini. Tapos lahat ng mga empleyado, nakita niyo yung pangsundo nila, Alphard. Alam niyo yung Toyota Alphard? 5 million isa yun. Pagka nagre-renta sila ng mga kondo para sa mga tao nila, 1 year yung bayaran nun, 12 months, 12 months. Tapos kung kunyari ang renta mo, 30,000. Hindi, kunin ko 50,000, bayaran ko na 1 year. Pero ang nakatira doon, 2 shift yun, yung pang umaga sa kapang gabi. Kunyari, ano, 10 nakatira doon, pero 5. 5, itong shift naka-off, 5. Tapos papasok na to yung 5, uuwi naman. So, you know, kung ano yung buhay nyo ngayon, huwag nyong baguhin. Ha? Kung nag-join ka sa iFern, tangin na huwag mo hatawin. Gawin mo every other week lang. Pagka may event lang, pagbigyan mo yung upline mo. Sige, upline, dadating ako para sa'yo. Pagbigyan lang kita, next month di ako pupunta.
Lalatag ako ha, pero ano lang, 2 times a month lang. Pagbibigyan lang kita. Kasi kung hindi ako gumalaw, wala ka income eh. Hindi, tangin na mo, tumigil ka na. Hindi ka namin kailangan. Maraming gustong pumalit sa'yo. Diba? Yan gawin mo. Tagapalakpa ka lang. Huwag mo hatawin, huwag mo itodo. Saka lalo na, ilan araw na lang, 2023 na. Kung gaano ka katamad in 2022, tangin na doblehin mo yung katamaran mo in 2023. Oo, kasi atat na atat na akong palitan lahat ng hindi gumagalaw. Nag-isip nga ako, pwede ba yung pagka hindi gumalaw na isang buwan, tanggalin na yung membership? Oo, lalo na yung mga walang ginagawa, kumukubra lang ng ano, ng GSR. Ay, nako. Sarap tanggalin mga ganun. Yung 2-5 lang yung participation. Dapat pagka ayaw magtrabaho, tigilan na. Hindi, ganito na lang. Bili na lang natin yung account nila. Diba? Oo. Sino gusto magbenta dito? Pababa ko lang yung cheque ko. Bilhin ko na yung mga account nyo. Ha? Tapos yung mga hindi pa nag-member, huwag kayo mag-member. Kasi next year hindi na kami tatanggap ng member. Oo, rami na kaming napayaman eh. Pwede na yun. Oo, dadating araw. Kanina, kausap ko lang si Zach. Sabi niya, sabi ko, yung swimming pool mo, kumusta? Sir, eto, putangin na. Sa gripo niya lang kinakarga. Sabi ko, puta, yaman-yaman, pa-deliver ka ng truck ng tubig. Hindi matatapos yan. Diba, kinakargahan niya yung swimming pool niya, host lang ng ano, pandilig na halaman. Sabi ko, tangin na itong napayaman kong tanga-tanga. Sabi ko, tawag ka doon sa mga downline mong may swimming pool, kuha ka ng poolman. Diba? Mayaman ka na, may tagalinis ka na ng pool, may tagatimpla na nung chemical, diba? Alam niya kung saan siya tatawag para magpa-deliver ng truck ng tubig. Hindi mapupuno yan kung garden hose. Ganun yung garden hose eh. Yung swimming pool yan, laki. Diba? Kung gano'ng kalaki si Zach, ganun siya kalaking tanga. I mean, ang ganda lang talaga ng sistema ng iPern eh. Diba? Tingnan nyo, apply nyo. Tangin. Welder, diba? Welder, yung kotse, 8.6 million. Diba? Tangin na welder, high school graduate, 5 million. Diba? San pa ba? San kayo makakita? iPern lang. Kaya kung kayo, gusto nyo manatiling mahirap, huwag kayong makikinig. Lahat ng sinasabi ko, baliwalain nyo. Diba? Pamamaya, yung nag-imbita sa inyo, diba sabi ng presidente mo, huwag daw mag-join? Diba? Sabi nyo, makinig sa kanya, magaling. Sabi niya, huwag daw mag-join. Huwag sumali, manatiling mahirap. Kasi ayaw niyang maubusan ng hardinero, tagalinis ng pool. Tangina, 12 kotse ko, problema ko ngayon. Sabi ko, ano, kuya, linisan mo yung kotse ha, yung ano, yung kulay pula sa kanyang dilaw. Magkano ba bayad mo? 200,000. Tangina, hyper millionaire to. Sir, hanap ka iba maglilinis. Magre-resign na ako. Sige na nga, 400,000 kada kotse. Pag-isipan ko, sir, balikan ka't na mamaya. Kasi may latag pa ako eh. Yaya, dala mo ko pagkain, sir. Hypermillionaire to. Ikaw nang gumawa ang pagkain mo. Si madam na lang utusan mo, love ka nun eh. Kaya ayaw ko na, next year na yung tatanggap na yung ano, members. Huwag na tayong tumanggap na members. Yung payamanin nila ng payamanin natin yung nasa loob. Oo, kasi pagbenta-benta lang ng product, yayaman na kayo eh, di ba? Tapos gagawin natin yung mga inactive, bibili natin lahat yung account nila. Yung 9-5, bili natin ng 12-5. Kasi kung wala ng membership, putangin na yung 9-5 na nabili mong 12-5, pwede mong benta na 100,000 yun. Oo, kasi wala ng bagong membership eh. Di ba? So yung natitira na lang na membership, yun na lang. Bibili natin sa mga tanga, I mean, bibili natin sa mga tamad, di ba? Sisilawi natin ng pera, no? 9-5 lang. Actually, ano ba yung dati na? 8-5, di ba? 8-5. 8-5 lang nga bili mo dyan eh. Bibili ko nga ng 15,000 sa'yo eh. Dumoble na pera mo. Ayaw mo pa nun? Ito, cash. Oo. Amuin mo. Sampal mo. Di ba? Pagkatanggap niya, ayun na. Sir, nabili ko yung account nung downline kong tanga. Sir, pa-change name naman. Sabi ko, Ken, of course. Kano bang akin dyan? Diba? Kailangan bayaran niya ako ni Ken, di ba? Para change niya ko, para mabenta niya. Bebenta niya na 150,000 yun. Yung nabili niyang 15,000, di ba? Magkano ba? Ilan account kayo? Ni ikaw, pangalan mo, ilan? Ilan account mo?
70, 17. 1.7, di ba? O 1.7 times magkano dati? 7.990, magkano? Magkano yun? 17 account times, ano, times 7.990, magkano yun? 79, 135. O, magkano na yung accumulated income mo, yung pangalan mo lang? O, 48 million. Di ba? Magkano yung investment? 135. O, 135,000 yung ininvest niya, ang kinita niya, 48 million na. Gets nyo? So, yung isang account, kaya talaga mabenta ng 150,000 yun. Grabing kitaan, di ba? Pagka yung one account, ano yung potential income one month? Yung one account lang, standard, magkano kaya kitain in one month? Ha? 500,000. Oh. So, yung one account, no, na nag-member siya dati, 8,500, hindi niya tinatrabaho, bilhin natin ng 15,000, benta mo ng 150, tama? Oh, pagka trinabaho niya, kaya kumita 500 eh. Oh, so lumabas yung binili mo ng 150, pagka trinabaho mo, kumita siya ng 500, di ba, sa isang taon, edi yung 150 mo, apat na buwan lang, bawi na. Tama? Eh, hindi lang naman isang taon kikita yon, di ba? Ilang taon ka na sa iFern? Oh, 6 na taon, kumita 48 million. Oh, di ba? Oh, di sulit. Kaya lahat po ng inactive, please, binibili na namin yung account ninyo. Yung produkto inyo na, bibili namin times 2. Okay ba yan? Yan yung ipag-usapan nyo may party kayo, di ba? Ano, ikaw, benta mo na. Benta mo na. Benta mo na yan. Libre party, tas benta, may pera ka pa. Wala kang gagawin. Di ba yun yung gusto nila? Walang gagawin, pero kikita, oh, 3 taon mo nang hindi pinapansin yung iPern. Ngayon, bibilin sa'yo, doble presyo. Masama pa ba yun? Eh, yan ang pag-isipan nyo mamaya habang nagpa-party. Pwede naman makipagtawaran. Sige na nga. Sige, benta ko sa'yo pero 16,000. Yan. Ha? So, yung mga hindi pa nagme-membro, wag na kayo mag-membro kasi mamumble, bebenta nyo pa ng mataas sa amin yan eh. Di ba? Kaya, yung mga hindi pa membro, wag na mag-membro. Yung mga membro na hindi nagtatrabaho, please, benta nyo na sa amin yan. Kasi gusto ko gumawa ng pasabog na announcement next year. Starting February 1, 2023, we will no longer accept new members. Di ba? We will only buy and sell old accounts. Ha? Yeah? Pwede rin, di ba, Ken? Okay na, okay na. No? Oh. Di, ayaw mo magtrabaho, benta mo na sa amin. Kasi pag hindi mo binenta yan, baka mabalyo si Sir Tom, gawin niya, i-terminate lahat ng hindi gumagalaw. At least may makukuha ka. Diba? Huwag mo nang hintayin mabalyo si Sir. Pag tinerminate niya, itlog makukuha mo. At least ngayon, doble pera mo. Diba? Oh. Habang medyo, ano pa, habang medyo masaya pa si Sir Tom, benta mo na yan. Okay? So, the business is here. No? Kasi, kitang-kita naman eh. Meron ako $1 million club, 4 na taon. Meron din ako $1 million club, 10 taon. Oh. So, anong ibig sabihin nun? Yung 4 na taon, talagang pukpukan. Yung 10 taon, petix kan. Diba? Diba? Ah. Diba? Pinetix niya eh. Hinintay niya eh. Hinintay niya. Actually, nagle-leverage siya. Hinintay niya lang gumalaw yung kaliwat kanan. Hinintay lang niya umipon yung kita niya. Kaya 10 taon bago siya nag-$1 million club. Samantala yung pukpukan, 4 na taon. Make sense? Meron akong mga alam mo ang pinakamarami ngayon sa iFern? Ha? Hindi associate, hindi builder. Hindi rin team builder. Hindi rin field manager. Hindi rin senior field vice. Pinakamarami ako ngayon, senior field vice president. Mm-mm. Kasi hinihintay nila yung tamang panahon bago mag-PD. As in, hinihintay lang nila. Sabi, shit, may 1 point ako this month. Sana next month may 1 point din, di ba? Ayun. So, pag 12 points per year, takin na gano'ng katagal yung 5,000 cycles. Di ba? Ah, ang rami natin, sobrang dami nating senior field vice president. And alam nyo, gano'n sila katagal bago nag-SFBP? Ano lang, 2012, nung nag-join, karamihan sa kanila, 2 taon, 3 taon, no? 4 na taon, nag-SFBP na sila. Mga ba, 5 taon bago nag-SFBP. Tapos hanggang ngayon, di pa rin sila PD. Bakit? Kasi hinihintay lang nila gumalaw yung kaliwat kanan.
Kung meron silang direct isa sa isang buwan, okay na yun sa kanila. May one eh. Or dalawa, ganyan. Sobra-sobra na yun para sa kanila. Pagka dalawa, tatlong buwan sila walang direct, okay lang sa kanila. Kaya hindi talaga umaangat yung cycle. Mabagal. Yung tanong kasi, gusto mo bang maging milyonaryo sa loob ng isang taon o gusto mo 10 taon? Diba? Anong gusto nyo? 1 taon, 10 taon? Oh, 10 taon, diba? Kaya nga nandito kayo nyo. Ha? 1 taon? Talaga? Ba't ang bagal mo gumalaw? Ha? Kung kahapon, wala kang resulta, nasa 10 taon ka. Ha? No joke. Pagka kahapon, wala kang resulta, nasa 10 taon ka. Kung ngayon, buong araw, wala kang kausap, pumunta ka lang dito para makiparty, nasa pang 10 taon ka. Ha? Kasi yung gustong yumaman sa 1 taon, araw-araw may kausap, araw-araw may resulta. Kung nandito ka lang kasi pinagbibigyan mo yung upline mo, gusto mo makiparty, nasa 10 taon ka. Okay? You're not gonna be rich if you're not working every day. Putang ina, I'm fucking working every day. Every day, meron akong kausap. Tama? Kahapon lang, wala ako. Kasi si Chichi kakauwi lang from US, di ba? Kahapon lang kami nagkasama, buong pamilya, di ba? Pati si JV. So, nagpaalam ako kay Zach. Ako pa nagpapaalam kay Zach. Ha? Tangina kayo, hindi na kayo dadating. Bukas pa kayo magpapaalam, di ba? And you start, ay, upline, pasensya ka na. Alam ko, nag-commit ako. Alam ko, nag-commit ako sa chat group. Alam ko, nag-commit ako sa PM. Nung tinawagan mo ko, alam ko, nag-commit na. Pero merong last minute. Last minute, biglang may emergency. Oo, sabi ni Miss maglaba daw. Biglang last minute may emergency, sabi nung anak ko gawin daw assignment. Emergency last minute, nagtawag yung kapitbahay ko mag-inuman daw kami. Yun yung mga last minute emergency ninyo. Ako, tanungin niyo si Zach, I can show. Sabi ko, Zach, sorry ah, hindi ako makapunta. Sabi ko, kasi family day, first time in 3 months, kumpleto kami. Kasi last time kumpleto kami, 3 months ago, nasa US kami lahat. Since umuwi kami, umuwi si Madam, umuwi ako, umuwi si JV, si Chichi na iwan doon. So first time in 3 months, nakumpleto kami. Sabi ko, Zach, sorry ah, kasi first time in 3 months, kumpleto kami, family day. Sir, ako nang bahala. Ako nagpapaalam kasi hindi ako makakarating. Kayo na kailangan nyo yung pera, hinahayaan nyo mawala yung kinabukasan nyo, hinahayaan nyo yung negosyo nyo, alam nyo yung milyon yung kikitain. Tapos ngayon, ilan araw na lang, nagwo-worry kayo, iniisip nyo kung anong kasinungalingan ang sasabihin nyo sa mga anak nyo kasi wala na naman kayong handa. Iniisip nyo kung anong kasinungalingan ang sasabihin nyo kasi wala kayong pambili ng aginaldo. Taon-taon na lang. Di pa ba kayo nagsasawa? Taon-taon na lang. Una kong binaksak yung kakbo, 88 days ago. So ngayon, 7 days before Christmas. Putang ina, sinayang nyo na yung 81 days. 81 days na yung sinayang nyo. Nakikisigaw kayo ng kakbo, pero wala kayong kausap. Nakikisigaw kayong kakbo, pero wala kayong resulta. Ni magbenta na isang pern din yung nagawa. Tuloy nyo pa, para yung 2023, mahirap pa rin kayo. Tapos, mag-ano na lang kayo, mag-basher na lang kayo, siraan nyo na lang kami. Tangina, nag-iper din ako, wala naman nangyari sa akin. Oo, wala talaga mangyari kasi wala ka namang ginawa. Subukan mo kaya araw-araw nandito ka, araw-araw nagsasalita ako, imposibleng wala kang resulta. Nami ko nang napayaman. Sa buong buhay ko, sa Fern, saka sa iFern, ngayon lang ako nag-ARB ng Monday to Sunday. Dati, parang ano lang talaga ako, 2 times a week, 3 times a week, mahaba na yun, marami na yun sa akin. Ngayon lang kami, kasi sabi ng manager namin si Marie, si Maria, networking manager, 25 years, international company. Sabi niya, sir, kailangan na natin mag-Monday to Sunday. Kasi marami talagang gustong yumaman. Marami talagang masisipag. Marami talagang gusto mag-centering. So, pumayag ako. Sabi ko, sige, kung ano sa tingin mong tama, di naging Monday to Sunday ngayon. So, Monday to Sunday, merong grupo na humahawak everyday ibang grupo. Kasi everyday, binibigyan natin ng chance bawat grupo na umasenso, na yumaman, na mag-centering na team nila. So, kung ginagawa mo, nandito ka ngayon kasi, tangina, nagpapakitan tao ka lang doon sa upline mo. Kasi nakikisama ka lang, nakakahiya, party.
nakakahiya, may raffle. Hindi, hindi pala nakakahiya. Anong malay mo? Baka manalo tayo. May raffle. Diba? Tangina, libre yung pagkain yan. Tatanggi pa ba tayo? Kaya lang naman nabubuhay ang Pinoy para sa party. Diba? Alam nyo ba na Pilipinas ang nangungutang para mag-birthday party? Alam nyo ba na Pilipino lang ang nangungutang para sa binyag? Alam nyo ba, Pilipino lang ang nangungutang para sa kasal? Alam nyo ba, Pilipino lang nangungutang para magpambayad sa ospital pag nanganak yung nabuntis? Tangina, nakabuntis eh, di ba? Sarap mambuntis eh, pero hindi kaya magbayad ng ospital. So, you know, saya nung usapan natin, no? Merry Christmas. Ang Pilipino, gusto lang iniisip kasiyahan, happy-happy, celebration. Okay. Pero, pautang naman dyan. Gipit na kami. Ba't ka nagipit? Kasi wala kang ginawa. Bakit kami, taon-taon, masaya Christmas? Diba? Eh, walang tigil kami magtrabaho eh. Deserve namin kung ano meron kami. Ito, masakit ah. Kung anong meron kayo, deserve nyo yan. Kasi yan yung pinagtrabahuan nyo eh. Kung nagpakatanga ka bilang empleyado, tapos mababa income mo, no? Baon ka sa utang, kulang-kulang palagi, namumblema, everyday stress, kasalanan mo yan. Ginusto mo yan eh. Di ba? Nasa iPern ka na, hindi mo pa tinutodo, tapos naiingit ka dun sa mga, yung mga nauna lang naman, tangina mo, hindi na nauna. Kasi tatlong buwan pa lang, naka-luxury car na ngayon eh. E, ilan taon ka na dito? Tatlong taon ka na, wala ka pa ng luxury car. Samantala yung tatlong buwan pa lang nandito, naka-luxury car na. O, ano pinagkaiba ninyo? Siya nagtrabaho, ikaw hindi. Unang buwan, 300,000 na yung kinita eh. O, ikaw, tatlong taon mo dito, pag tinotal natin, wala pa 300,000. O, so, ano pinagkaiba? Pareho lang naman yung membership. 8.5 ka pa nga nag-join, sila 9.5 eh. Yung produkto, pareho naman. Yung presidente, pareho naman, walang kupas, gwapo pa rin. Oh. Ba't kayong tanda nyo na? Kasi puro problema kayo. Tama? O oh, ako 54, kayo, ano age nyo? Mas bata pa kayo sa akin eh. Ba't mas mukha kayong mas matanda sa akin? Tama? Huwag na natin pag-usapan yung yaman. Talang itsura ko pa lang, mas mayaman na ako sa inyo. Di ba? Tangin ang sapatos ko pa lang, 700,000, di ba? Huwag niyo kong hangaan. Hangaan niyo yung mga nagregalo sa akin. Yan. Presidential Director Ken Quiere. Yan. Yung grupo ng emperors, sila nagregalo nito. Huwag niyo hangaan yung isa kasi tatlo yan. 2.1 million yung halaga ng tatlong sapatos na niregalo nila. Pero kung humanga kayo ng tangina, mas hangaan niyo yung 2 years ago. Tangina, kotse yung regalo nila sa akin, 12 million. Nagkukuripot sila this year. Pero hindi bali, re-resbakan ko yan next year. Gagawin ko automatic birthday deduction. Okay? Baga inisip nyo, kami lang yung mayaman dito. Tanginan nyo, matagal na kami mayaman. Okay? Nandito ako kasi gusto kong gumawa ng mayaman. Di nyo kaya bayaran yung oras ko. Hindi nyo kaya bayaran. Yung relo ko pa lang, ito, 16 million yung relo na suot ko ngayon. Hindi nyo kaya bayaran yung oras ko. Yung strap ng relo ko, itong kulay pink, 150,000 yan. Yung strap lang, goma lang yan. Oo. Yung goma, mas mahal pa doon sa down payment ng bahay na pinapangarap nyo. Okay? Hindi nyo kaya bayaran yung oras ko. Hindi nyo kaya bayaran. Meron akong pinaglalaban, no? The people who make me happy, people like Ken Quiere. Okay? Nung nakilala ko si Ken Quiere 6 years ago, mas mahirap pa yung itsura niya sa inyong lahat. Hindi naman, mukha naman kayo mahirap, pero mas mahirap yung itsura niya. Oo. Pinagkaiba lang, may kulay mga damit niyo. Eh. That time, walang kulay yung damit niya. Kita niyo naman yung lumang picture ni Ken, di ba? Oh. Lasi lang kotse. Oh. Yung unang kotse nila, Ken, yung Honda Civic, binawi ko yun sa networker na hindi nagbabayad. Binawi ko sa networker na hindi nagbabayad. Tapos nakiusap yung upline nila, pinasa ko sa kanila. Tama, 15,000 a month, no? Magkano yung monthly nyo? 10,000. Putangin na, may mas mababa pa pala sa 15. Nangyay nakakita, kotse, 10,000 a month. Walang down payment yun, di ba? Oh. Di ba?
Parang para sa akin, sige na, Ken, kunin mo na yan kasi istorbo yan sa garahe ko. Tangin na, bulok ng kotse. Every time nakikita ko, umiinit ulo ko eh, di ba? Mas mura pa sa strap na ng relo ko. Balik doon. Okay, so ngayon, ang layo na ni Ken. Di ba? Yung unang tatlong kotse nila, yung Honda CR-V, saka yung dalawang Civic nila, mas mura pa sa mag wheels nung Porsche Cayenne nila ngayon. Okay, yung kotse niyang 8.6 million, actually, 7.6 lang yun. Isang million kasi yung apat na gulong. Ha? Apat na gulong sa kaapat na mag wheels, isang million. Ganun talaga yung kotse ng mga mayayaman. Meron pa nga 2 million isa eh. Meron mga mag wheels yung mga supercar, no? Yung mga McLaren, no? Lamborghini, Ferrari, isang gulong 2 million. May ganun po. Isang gulong. Gulong pati yung bakal, ha? Pati yung mag wheels, hindi lang yung goma. Hindi lang yung goma. Yung Ferrari ko dati, nasira yung goma. Walang mabilihan. All over Asia, wala. Alam niyo yung nakikita ko, nakikita niyo yung West Coast Customs, yung sa Netflix, doon ako bumili ng gulong. 300,000 ang gulong. Kasi yung gulong ng Ferrari ko, lapad eh. Sobrang lapad. No? So talagang yung mga customizer, yung special, talagang pinapagawa nila sa factory yun, special size. Okay? Buting pinsan ko, nasa West Coast siya noon. Siyang bumili sa akin. Yung grupo niya kasi mga karerista rin. Walang mabilihan talaga. Kaibigan ko yung presidente ng Pirelli Philippines. Wala siya. Tapos yung head office nila, Pirelli Taiwan, wala rin. Sabi niya sa akin, Tom, yung gulong mo, special size yan. Sa Amerika lang mabibili yan. Oh, buti, may mga kaibigan tayo ron. Okay? Ay, shit, ngayon ko lang naisip. Yung bagong kotse ni Madam, ganyan kulay, no? No? Mura lang yun, 35 million lang. Wala lang. Tinatanong nila, anong okasyon? Wala lang. Kasi hindi birthday, hindi din Christmas. Tama? Hindi ko naman hinintay yung Merry Christmas. Hindi ko naman hinintay yung Happy Birthday. Wala lang. You deserve this. Oh. Diba? It's so you. Because I love you. Oh. Okay? Nakita niyo na yan? Nakita niyo na? Sino hindi pa nakakita? Tangin na, huli ka na sa balita. Then, sige, pakita natin yung ano lang, yung Roel, yung ano lang, yung post lang ni Passion Police. Yan. Para public lang, public. Teka. Tapos tapos na ako, alas 8 na pala, may dinner pa ako sa Makati. Masyado na ako mag-enjoy kasi hihirap nyo. Eh. I mean, kasi gusto ko kayo payamanin. Yan. Ito, pinadala ko na sa Eruel. Yan. Eh, si Fashion Police, no? Si Mike Lim, BFF ni Madam yun eh. Tuwan-tuwa yun eh. Basta may nangyari maganda kay Madam nang nanakaw ng post yun eh. Tapos pinupost. screenshot niya, tapos pinupost niya eh. Yan. Yung isa may video, di ba? Moving yung video. Yan. Yan, post niya, no? Pero nakita mo, yung Passion Police sa kanyang Kim's Diary, magkapatong. Kasi ni-screenshot niya lang, tapos pinost niya. Parating inaano ni parating inaaway ni Madam yung sabi, magnanakaw ka talaga ng post. So para lang sa mga nagdududa, ito, may ipo-forward lang ako sa Ruel kasi alam mo naman maraming basher sa mundo. Yan. Kasi mga nagdududa, pakita mo lang kasi nakita ko lang sa Shopee, saka sa Lazada kung magkano benta. Pakita ko lang sa inyo.
Nakuha mo, Ruel? Yan. Yan. Sa Shopee, oh. Ha? Sa Shopee. Pakita mo sa Lazada. Mas mula ng konti sa Lazada, eh. Hindi laruan yan. Tunay yan. May tao na katayo doon sa gilid, oh. Namo, sabi ko na hanggang dito, may basher, eh. Laruan daw. Meron dalawang picture, no? Ruel, may isa pa? So, Shopee to, no? Yung sa Lazada. Pumasok ba? Baka hindi nag-send? Ayan. Okay. So, sa tingin nyo, pag nag-bayad kayo ngayon, may tutulong kayo sa akin? Laki matutulong sa akin. Pero sobrang laki matutulong ko sa inyo. Ha? Laki matutulong sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong nyo, hindi ko kailangan ng pera nyo. Pero kung hindi kayo namuhunan, hindi kayo miyembro ng iPern, hindi ko kayo matutulungan. Kasi there are two types of help that we can give. No? One is charity, one is prosperity. I've decided I don't want to help sa charity. Don't get me wrong, ha? Tumutulong ako sa charity. Marami kaming charity. Yung iFern Cares is one of them. Okay, marami kaming charity. How do you say? Karamihan or halos lahat ng charity namin walang nakakaalam. Ginagawa lang namin tahimik yan. Hindi namin pinapapost, hindi namin, wala sa TikTok yan, wala sa Facebook. Tahimik lang namin ginagawa. Okay? So I've decided long ago, I want to help not through charity, but sharing prosperity. No? Kaya sharing prosperity through entrepreneurship. Kasi kung yung sa Biblia, di ba, pag nagbigay ka na isda, pinakain mo na isang araw. Pag tinuruan mo mangisda, pinakain mo habang buhay. So yun yung na-decide kong tulong na gusto kong gawin. No? Si Madam, charity pa rin siya. So we do a lot of charity. And yung normal na charity, ha, yung nagda-drive kami, tapos may makikita si Madam naglalakad sa ulan, hihinto yung kotse namin. Hihinto kami. Sabi niya, baby, bigyan mong pera. Tapos kakausapin pa niya, ate, saan ka papunta? Basta mga senior, pag yung mga bata, hindi siya ano eh. Mga senior, lalaki, babae. Lola, saan po kayo? Ganyan, ganyan. Pauwi na ako, ganyan, ganyan. Saan ka? Hindi masyado ano kasi hindi maganda yung suot niya, ganyan. Tapos sabi niya, ano na, parang wala yung pamilya ko, whatever, ganyan. Bigyan ko pera. Tapos payong. Huwag kong payong, putangin na. Payong ng Mercedes-Benz. Oh. Swerte niya, ala siya ding, pero yung payong niya, Mercedes-Benz. Pag may nakita kayo, naglalakad dyan, no? Senior, medyo bali yung itsura ng konti, naka-Mercedes-Benz yung payong, alam nyo na, siya na yon. Alam niyo yan, kahit saan, pag may nakita yung senior na hirap, ganyan, napatrouble na ako sa ganyan. Every time, kahit sa ibang bansa, ganun yun. May nakita kami yung negro, sorry ah, black person. Bawal yun sa Amerika, mababash tayo dyan, baka maano tayo. Oh, bawal, huwag kang maingay, pag narinig ka, FB Live yan. Harapin camera sa kanya, hindi ako nagsabi nun, ah. siya yun. Inakapula. Siya yung nagsabi nun, hindi ako. Yan, zoom in mo yung mukha, tapos itag mo yung Facebook account niya. May nakita naka-wheelchair. Veterans yung itsura niya. Alam niyo, US veteran, di ba? Itim siya, nasa wheelchair, nasa gitna ng kalye, nasa island, naka-sunglass na sira. Tapos, sabi niya, baby, tulungan mo siya. Taki na, nakalampas na ako, naka-rental car kami, di ba? Audi gamit namin doon. And then, sorry, Houston pala to, yung BMW ni Chichi gamit namin. Nalampasan ko na, nag-U-turn ako, binalikan ko. Ikot, huminto ako sa, bibigyan ko $100, sabi sa akin, oh no, I'm different, I don't need your money. You know, I hang differently. Sabi niya, I'm not like one of those people, I don't need your money. Sabi niya, I'm doing great. Oh, sabi ko, naman, pinahiya mo na naman ako. Yan na. Singapore! Putang Singapore. May nakita lang siya senior. Medyo may edad. May puti-puti na buhok. Naglalakad. Lakad din kami. Tatawid. Tumawid si Lolo. Tawid din kami. Baby, bigyan mo pera. Putang na, labas akong... Basta pulugan ako ano madukot ko. $100. Sir. Putang sabi ko, pinayaan mo na naman. Raming best na yan. Tapos one time,
Nagda-drive kami, may nakita siya mag-ama. Yung parang di para para lolo. Ito pinos, alam ko pinos ko to sa IG ko eh. Kasi hindi siya pinahiya eh. Sabi ko, tangina, pag ako pahiya ako palagi. Swerte mo. God loves you. Nasa traffic kami. Biglang kumuha ng pera sa wallet ko. Siguro $300 'yon. Biglang binuksan yung pinto. Yung alam mo yung hindi stop ah, yung alam mo yung mabagal lang yung takbo ng kotse. Biglang hindi marunong tumawid si madam. No joke. Lumaki siya, hindi siya marunong tumawid. Kasi nasanay siya. Bata pa lang. Basta parang hindi marunong tumawid si madam. Pero lumabas ng kotse, tumakbo. Bigay yung pera doon. Kasi nakita niya, parang special yung bata. Kaya yung bata siguro mga, hula ko na lang, mga around 10 years old. Tapos lolo yung kasama. Tapos parang, basta nakahinto sila doon sa gilid. Ayun, tumakbo siya, binigay niya yung pera. Tapos thank you yung ano, yung bata, pati yung lolo. Tapos nag-asabaluta na sila. Parang alam yun, parang nakukota na sila. O bigla pag-abot ni madam ng pera, thank you siya. Nagliligpit na sila ng gamit, parang aalis na sila. Tapos yung si madam tumakbo pabalik ng kotse. Sabi ko, pwede ko naman itabi. Di ba? Alam naman natin na para makapagbigay ka, papasagasa ka pa, di ba? Di ba sa Pilipinas, iba eh, di ba? Yung mandadamay. Yung magsasadya, magpasagasa. Ito yung siya yung namimigay, pero feeling ko baka siya yung masagasaan. Okay? So, she cannot help herself, no? She really wants to give. So, yung charity namin, di tumitigil. Pero ako, talaga, I decided, I want to help, you know, by teaching people how to fish, no? Not to give fish. And not to say na ano ah, marami na akong pagkakamali sa buhay in the sense na early on, yung panahon pa ng Fern, may lalapit, may magpapa-opera, yung opera sa puso, bibigay kami kalating milyon para ma-operan sa puso. Meron yung ano, buong sasakyan, na ano daw, na aksidente, parang nahulog sa bangin, babayaran namin lahat, yung sasakyan, yung raming kaming tinulungan na tao. Pero when you do that, it takes away from what you're really supposed to do. Kasi, yung makatulong ka sa, kunyari, 10 tao na na-aksidente versus nakagawa ka ng 10 milyonaryo, yung 10 milyonaryo, hindi mo naman mabilang yung natutulungan niyang tao eh. Tama? Yung 10 milyonaryo, kamag-anak pa lang, gano'n na karaming matutulungan. Tama? Kapitbahay, classmate, kaibigan, kahit waiter pa lang eh. Kasi every time kumain kami sa labas, di ba, kung 10 waiter, tag-1,000 tip namin eh. No, nakatulong na kami, waiter pa lang. Tama? So, when I create millionaires, the number of people we help is exponential. Okay? Kumbaga, sa kada isang kenkere na magawa ko, hindi lang 100 yung natutulungan na tao niyan. Diba? Pagka bumili siya ng kotse, may natulungan rin siya. Natulungan niya ahente. Diba? Pag nagpagawa siya ng kotse, natulungan niya yung mekaniko. Tama? Pag nagpapakarga siya ng gas kasi 3 yung kotse niya, diba? Or 4 yung kotse niya. 4 na kotse yung gagasolinahan niya. Tama? So, 4 na gasoline boy yung natulungan niya. Tama? Kung iba-ibang gas station niya, 4 na kahereng natulungan niya. Make sense? Am I making sense? No? Parang one time nga, sabi namin, yung nag-event kami sa Calapan, nag-helicopter kami papunta ron. Tapos nagsalita yung mayor. Ang cost down ng traffic sa Calapan, Ifern. Kasi sa dami daw ng kotse na nadagdag sa Calapan, dahil daw sa mga yumaman sa Ifern. Okay? So kung wala kang kotse, no, yung buti pa nga siya, 2 gulong eh. Kayo, hindi, kinakounta natin malaki, yun yung mas napapansin, di ba? Baby gulong yung sa harap eh. Yeah. Mas maganda pakinggan yung 2 kasi pag naging kotse na yan, 4 gulong, di ba? Eh sila ni 2 gulong, wala eh. Okay? Kung gusto nyo magkakotse, no, Ifern, 600 na yung tao na nagkakotse sa Ifern. Diba? So kung wala kayong kakilala doon sa pinagtatrabahuhan nyo na 600 na tao na nagkakotse, siguro para magkakotse, tama lang na nasa Ifern ka. Diba? Kasi it's all about what happened to the people before you. Kung yung mga nauna sa'yo, kumita, no? Nauna sa'yo, yumaman, o nasa tamang lugar ka, kung gusto mo rin kumita, gusto mo rin yumaman. Tama? Pero kung tatamad-tamad ka, huwag kang magtaka kung yung sumunod sa'yo, sa ilalim mo, tatamad-tamad din kasi ikaw yung kinokopya nila. Tama? Kung masipag ka, yung sa ilalim mo, masipag din. Diba? Ang mga upline dito sa Ipern, masisipag. Pero maraming downline na tamad. Kasi gusto nila,
yung kotse. Gusto nila yung bahay. Gusto nila yung milyon. Gusto nila yung gintong relo. Gusto nila yung alahas, pero ayaw nila yung trabaho. Tama? Pag may meeting, busy. Pag may Zoom meeting, offline. Tama? Pag may event, absent. Pag may latag, wala. Tama? So, para makuha mo to, kailangan nandun yung trabaho. Tama? Pagka tumigil yung leader mo, titigil ka na rin, o hindi mo makukuha. Diba? You want something great, you need to work hard. If you're not willing to work hard, you're not gonna get it. It's as simple as that. Okay? Kasi kung kami nga pinanganak na mayaman, di ba, nakahanap kami ng layunin ng, the purpose of my life is to help create millionaires. That's my purpose. Okay? Nakita ko yung purpose ko, kaya yun yung ginagawa ko. Oh. Kayo, anong purpose nyo? Mabuhay, mangutang, mamatay? Yun ba yung purpose nyo? Mabuhay, maghirap, ipamana yung hirap sa mga anak, tapos mamatay? Yun ba yung purpose nyo? Kasi kung purpose mo, mabuhay lang, doesn't make sense. Tama? Kung hindi maganda yung buhay mo, hindi ba dapat ang purpose mo, bigyan ng mas magandang buhay yung mga anak mo? Oh. Ba't ka nag-anak? Ba't ka nag-anak? Yun yung tanong. Diba? Magpalaki ng bata, yan yung pinakamahirap na trabaho sa mundo. Ha? So, ako, ganito ako magsalita. Tangina, prove naman yung resulta ko. Hiwalay kami nung nanay nung apat na anak ko. 10 years na. Pero yung panganay ko, graduate sa UP, summa cum laude. Yung babae ko, graduate sa Ateneo, cum laude. Yung kambal ko, this year lang graduate. Kambal, cum laude pareho. Oh. Yung anak ko dito sa IFERN, Zach Lopez, Million Dollar Club. Melanie Alex, Million Dollar Club. Desla Serna, Million Dollar Club. Tama, Marvin Casino, Kit Casino, Million Dollar Club. Diba, Daisy Masongsong Reyes, Million Dollar Club. Buddy and Ceci Rances, Million Dollar Club. Telma Vargas, Lionel Leslie Villanueva, Million Dollar Club. Chano Nones, 18 years old, Million Dollar Club. Okay. Tadio Soronda, Richard Lee, Million Dollar Club. Lampas isang daan ang naka-Chedeng at naka-Mini Cooper at naka-Mustang sa IFERN. Okay? 300 yung naka-Rolex. Pinakamulang Rolex, kalahating million. Yung pinakamahal ngayon, si Melanie, 19 million yung relo na suot ni Melay. Yung kay Zach Lopez, 14 million. Parehong-pareho ng relo ko yung isang relo niya. Oh. So we have created champions sa family namin at sa IFERN family. Si Madam, si Chichi, world champion sa golf. Right now, scholar sa University of Houston. Okay? Si JV, tatay niya, gobernador. Na ngayon, congressman. Kayo. Nag-aaral siya ngayon, Singapore School. Okay? Karirista rin siya. Go-kart racer siya. So, we have created champions in our family. We have created champions here in IFERN. So, kayo, kanino kayo maniniwala? Duda pa rin kayo sa amin? Kahit wala kayo, champion mga anak namin. Kahit wala kayo, tuloy-tuloy yung paggawa namin ng champion kay IFERN. Meron bang champion na pinanganak na lang, champion na lang? Si Manny Pacquiao, pinanganak ba siya, champion na siya? Nakita niya naman yung Manny Pacquiao story, di ba? Kung anong gano'ng kahirap yung dinaanan niya. Lahat humahanga sa kanya. Senador siya ngayon, di ba? Tumakbo siyang presidente. Talo siya. Pero senador pa rin siya. Di ba? Ba't siya lumalaban ngayon sa South Korea? Yun yung paraan para gumawa ng pera si Manny Pacquiao . Kada laban niya, 1 billion yung kita niya . Di ba? Ikaw, kahit na lolo ka na kung 1 billion. Di ba? Kahit na may tungkod na, halika na, laban na. Di ba? 1 billion yun. Sino tatanggi sa 1 billion? Tama? Oh. Okay? So you want a great future, you need to work for it. Ha? Okay? So,
Anyway, parang just to close, no? Kasi parang naiiyak na sila lahat. Christmas na Christmas. Sige, tayo na kayo. Tapusin na natin to. Everybody, please stand up. Then we'll do ano, we'll do a picture taking with the people who are having the party, no? May mga magpa-party raw bago ako umalis. So, ano na lang, we'll do like a selfie and then I mean groovy with the people doing the party. And then maybe you can do by teams or by groups ganun, ha? Wag na individual kasi late na ako. Okay? So, for the first timers, ganun ulit. Pag nagsalita akong ending, I ask for the battle cry. No, so ano lang, rehearsal lang para sa mga first timer. Taas po, kaliwar ka ng kamay, gumawa po tayong kamao, hindi to pray over. Kasi I only believe in prayers with action. Prayers without action is hallucination. Pray tayo ng pray, kung wala tayong gagawin, hindi mababago buhay natin. Tama? Pray tayo ng pray, nandito na yung opportunity sa harap nyo, katulad ng sinabi ni Ken, hindi nyo patratrabahuhin, ba't kayo hingi ng hingi kay God, hindi nyo naman pala tatrabahuhin. Tama? Kung kulang pa yung pruweba namin, sige, maghintay pa kayo 10 years. Magpadami muna kami ng resulta. Okay? Pagka yung wheelchair ni Kuya, ginto na. Baka medyo naniwala na kayo. Di ba? Baka yung gulong niya, may isang malaking Rolex yun sa gulong niya. Saka kayo maniwala. Di ba? Tapos pagbaba niya, pasakay siya sa Ferrari. Di ba? After 10 years, saka kayo maniwala. Kasi baka next year, nakatsedeng na si Kuya. Di ba? Tama! Okay, so pag sinabi ko anong kumpanya mo, ang sagot? Ifern! Okay, so when I say anong kumpanya mo, ang sagot? Ifern! Okay. Tapos, next, yung pang-apat, 3 times yung Ifern. Yung pang-apat sa 2022. Kasi lahat po nung dati pang miyembro ng Ifern at lahat nung nagtrabaho in 2022, alam nila nagkatotoo to sa buhay nila. Kasi taon-taon, never pumaltos yung battle cry namin. Taon-taon nagkakatotoo siya. So for 2022, taas ulit, kaliwar ka ng kamay. Pag sinabi ko, sa 2022 ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa Ifern. Sample, sa 2022, sama-sama tayong yayaman sa Ifern. Okay, yung last, yung kak mo, no, which I created and I launched 88 days ago. Now, 7 days na lang, Christmas na. Yung kak mo, ang ibig sabihin, kumusta ang Christmas mo? Create ko yung kak mo para mabilis para sa mga Ifern members na tandaan na araw-araw kailangan trabahuhin natin yung Christmas natin. 7 araw na lang natitira. May chance pa ba para magkaroon ng magandang Christmas? Yeah! Meron pa. Every time you're in the office, nandito kayo ngayon, huwag kayong uuwi na wala kayong biniling produkto kasi kung wala kayong hawak na produkto, wala kayong ibebenta, walang chance para kumita. Kahit na 500 lang ang puhunan, kung tsatsagain, in 7 days, kaya pang kumita ng 5,000. Kung gusto. Kung tatamarin ng 7 araw, pagdating ng Pasko, nga. Pagdating ng Pasko, sinungaling sa sariling pamilya. Palusot. Huwag ka na magpalusot, magsabi ka na lang ng totoo. Araw ng Diyos, di ba? Tapos araw ng Diyos, sinungaling ka. You know, don't be a fucking hypocrite. You pray and then you lie. What the fuck? Ako nagmumura ako pero marami kong natuluan na tao. Marami akong natulungan na tao. May mga basher din ako. Sir, tigil nyo na yung pagmumura. Sir, yung mga tao namin na teterno pag nagmumura, di huwag kayo pumunta. Di huwag kayo makinig. Eto ako eh. Nanggigigil ako sa mga taong ayaw magtrabaho para umasenso yung buhay eh. Nanggigigil ako, nandito na yung grasya, ayaw pang trabahuhin eh. Kung gusto ko magmura, magmumura ako kasi ako may-ari ng building. Tama? Ako nagbabayad ng Metro 10. Kung ayaw mong mapakinggan yung pagmumura ko, huwag kang pumunta. FB Live, libre rin naman i-off yung FB Live. Di ba? Kung nanonood ka sa bahay, ayaw mong magmura ako, i-off mo yan. Manood ka na ibang channel. Nanood ka YouTube. Tingnan natin kung yayaman ka sa YouTube. Okay? So, when I say, para sa best Christmas ever, ang sagot, kak mo, kak mo, kak mo. Sample, para sa best Christmas ever? Kak mo, kak mo, kak mo. Okay. So, again, all together, if you believe that Ifern can make you rich, that we can give you a better life, and you're willing to work for it. Kasi kung sisigaw ka lang, tapos wala ka na naman gagawin, niloloko mo lang yung sarili mo. Magloko ka na ng iba. Okay lang, araw-araw magloko ka ng iba.
wag na wag mong lokohin ang sarili mo. Okay? If you will remember only one thing na sinabi ko today, wag na wag mong lokohin yung sarili mo. Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? iPhone! Ano? iPhone! I can hear you! iPhone! Sa 2022! Sama-sama tayong yayaman sa iPhone! Para sa best Christmas ever! Kakmo! 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 Thank you.